Unboxing muna tayo mga kasikat. Ito yung horn at saka bike lights. Tingnan natin ang nasa loob. Come on, let's go! So sa video na to mga kasikat, i-review, i-unbox lang natin tong product na to. XA585 headlight with horns, with odometer. May apat na variant siya. Yung blue one yung kinuha natin. Ito yung nasa labas ng box niya. Medyo tupi-tupi lang yung box. And sa likod niya, ito yung mga product features niya nakalagay dito. May 1,500 milliamps of battery ito. So it would last 5 to 8 hours. So yan, kunin natin yung product sa loob. So mahirap talaga mag unbox pag isang kamay lang, kaya pasensya na kayo mga kasikat ha. Ito naman yung nasa loob niya. Okay naman yung nasa loob kahit medyo na tupi-tupi yung box, galing Shopee. Yan, ito yung mga kasamang cables niya. Tingnan natin to mamaya, isa-isahin natin to kung paano to i-install doon sa bike. And may kasama din siyang manual. Yan, so basahin pa natin to isa-isa. So yan yung laman ng box. Ito yung brand. So ito yung pinaka headlight niya. Yan, may piano black finish yung dating. Black siya. Black yung pinili ko kasi black yung bike ko. Kaya siguro bagay to. Yan, ito yung display niya. Maganda naman. Tapos may plus at saka minus sign siya. Yung headlight, di ko pa alam paano i-on. Check muna natin. Naka rubber strap. Yan. Yung plus at saka minus sign, gagamit mo to pag toggle kung anong gusto mong display. Pero yung headlight, check ko pa kung paano i-on. Yan. Alam, natatoggle siya dito sa plus at saka minus sign. Pwede average speed, odometer, and others. Yan. Yung headlight naman, siguro long press lang. Yan. Long press lang pala yung ano, yung power button para umilaw siya. Mga kasikad. Yan. Umilaw na. Off muna natin itong ilaw dito sa loob ng kwarto. Yan. Siguro okay na yan. Malakas naman siya. For safety purposes sa madilim na daan, siguro okay na to. This would help us. No? Or this would help you na. Sa mga madilim na daan, oh, may blinking, may steady red, may low light. Yan. Apat na klase yung ilaw niya. Selection mode yan. Low, blinking red, may red, tsaka may high beam. Yan. Ito yung low beam, ito yung blinking red. Yan, malakas siya. May steady red. Yan, may high beam na white, tsaka may low beam na white. Yan. Maganda siya. Tingnan lang natin kung paano ito ikabit sa bike mamaya. Yung display niya naman, naka-zero siya. Kasi hindi pa naman talaga ito nagamit, pero
may mga numbers na, hindi ko lang alam kung bakit yung iba. Yan o, may number 3 yung itagil ko sa ibang mode. Ito, ito. So maya maya install natin to sa bike, then let's check kung bagay ba. So far okay naman siya. For only 535 pesos nabili ko sa Shopee, okay lang naman. Buksan muna natin tong mga accessories niya. Tingnan natin. Yan. Ito, may mga cable siya. Di ko alam kung para saan to. Tingnan ko pa yung manual. Basahin ko pa dun kung paano ito i-install. Ito, isa. Obviously, USB type adapter siya. Siguro para sa odometer yan. Itong isa naman is yung horn. Obviously, yung horn yan. So, kakabit pa yan isa-isa. Dito na tayo sa baba, guys. Tatry natin itong ikabit dun sa bike dyan sa may handlebar. Tingnan natin. Rubberized naman yung strap niya. So, siguro hindi magagasgas yung handlebar mo. Yan. Dyan yan. Dyan yan siya banda. Then, sige, try natin tong i-strap. Mahirap talaga mag-install ng one hand lang. Wala kasi akong ano eh. Cellphone lang yung gamit ko. So, let's try to install this one. Hintay lang ha. So, medyo mahirap siya. Pero dyan yung dito, yung dito dapat siya makalagay. Yan. Yan, simple lang naman pag-install eh. Ganyan lang. Strap mo lang yun sa handlebar. Then, ikaw na bahala sa orientation ng headlight pag sa actual na. Yan. So, kailangan kong i-cut tong video na to, guys, para ma-install ko talaga lahat yung mga cables niya dyan sa bike. Tsaka aralin ko pa kung paano to mga cables na to ikakabit. Yan, dami kasi yung cables niya. Check ko pa kung paano to ikabit dun. Basahin ko pa tong manual na to to ensure functional yung mga accessories. Kasi yan, dami niya, no. So babasahin ko pa. Ito palang cable na to, para to sa horn. Yan. So, cut muna natin, guys. So, eto na yung finished product niya. Nakakabit na siya lahat. Andyan yung horn. Yan. Naikot-ikot ko lang yung cable para hindi masyadong madumitingnan. Dyan pababa, yan yung odometer. Pinadaan ko lang doon sa housing ng brake. Then, down to the fork. Dyan. May 3M naman na double-sided tape. Yung sensor na yan para sa odometer. And then, yung isang sensor nilagay natin sa spokes. Yan yung naka
nakalagay dun sa instructions sa manual. So, tingnan natin kung gagana to in actual. So, basically, ganyan lang yung setup niya. Waterproof din naman daw ito. Ewan ko lang kung time nung pagwashing ng bike, kung paano. Baka masira yung mga cables nito. Yan. May ilaw na. Ilaw na yung bike. So, gagawa ko ng separate video, mga kasikad, ang actual, para makita niyo yung actual na performance nitong headlight na to. So, kung may mga comments kayo, may mga suggestions, comment nyo lang sa baba. And please consider a like and subscribe naman dito sa video, mga kasikad. Yan. So, yan yung finished product niya. Separate video na lang yung actual na performance ng headlight. Bagay naman siya dito sa bike. Yung horn, sa actual na lang kasi may batang natutulog sa taas, baka magising. So, that's it guys. Yan yung XA585 na headlight na pang MTB. So, thank you very much for watching guys.